Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa akin pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa pong magandang gabi sa akin pong mga kababayan at mga kaibigan. Ako po si Brother Yasir. Naglilingkod po sa inyong live dito po sa www.facebook.com iDialogue Philippines. MashaAllah. Unang-una po tayo po ay nagpapasalamat sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naway ang atin pong maikling pagtatalakay ngayong gabi ay itampok bilang isang mabuting gawa sa atin. Mga kababayan at mga kapatid at mga kaibigan, ang paksa po na akin pong ipaglilingkod sa inyo ngayong gabi ay pinamagatan kong Islam, liwanag sa sangkatauhan. Mga kababayan at aking mga kaibigan, sa aking mga kapatid na nakatunghay po sa ating pong paglilingkod ngayong gabi, bakit merong tinatawag na liwanag? Isa po itong logical na tanong na masasabi nating kasagutan dahil mayroong tinatawag na dilim. So itong binanggit ko na liwanag at dilim dito ay hindi literal, mga kababayan at aking mga kapatid at aking mga kaibigan. Dahil sa paksain po natin ito ay patungkol sa isang liwanag na ibinigay o ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan upang sa ganun ay mabago, upang sa ganun ay makita natin ang isang malinaw na katotohanan sa ating buhay na pansamantala dito sa mundo. Nakapaloob dito sa buhay na tinatahak natin dito sa mundo ang ilang mga aral, alituntunin, mga panuntunan na gawa ng tao na nagsisilbing dilim upang makita ng isang mananampalataya ang tunay na katotohanan o liwanag na magdadala sa kanya sa isang napakagandang patutunguhan, na magdadala sa kanya sa isang pangako, katuparan ng pangako na ibinigay o ipinangako ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran bilang isa sa masasabi po nating pinagkukuhanan po ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang huling kapahayagan ang banal na Quran. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. So sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa pagsasalin po sa kanyang pinakamalapit na ibig sabihin sa atin pong wika, sinabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah ang tagapangalaga niyaong mga naniniwala. Sila ay kanyang hinahango mula sa kadiliman tungo sa liwanag. So dito po sa kapahayagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah mismo ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha, siya po yung source ng liwanag. Itong liwanag na ito na aking pong binabanggit ay ang kanyang ibinigay na panuntunan ng buhay, ito ang Islam. Mga kababayan at mga kapatid, mga kaibigan, noong wala po ang Islam,
during the pre-Islamic era. Makikita po natin kung gaano po namuhay ang mga tao. Ang mga tao noon ay sumasamba sa mga ribulto. So kapanahunan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kanyang mga kalahi ay sumasamba sa mga bato, sa mga inanyoang bagay, sa mga tinatawag na ribulto. More than 1400 years ago, mahigit ma 1400 years ago ang nakakalipas, nakakagawa ang tao ng mga bagay na kapuot-puot sa Diyos. Ito ay ang tinatawag na pagtatambal sa kanya, na kung saan naging silbi itong dilim sa kanila upang makita ang katotohanan na mayroon lamang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na karapat dapat na sambahin. Ito ang naging dahilan kung bakit ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang huling kapahayagan sa pamamagitan ng kanyang mensahero na si Anghel Gabriel o Malaikat Gabriel, at ipahayag sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad, sa makanya nawa ang kapayapaan, ang kanyang muling mensahe upang ang tao ay ma-redirect, upang ang tao ay maibalik doon sa katotohanang aral na dala-dala ng mga nauna pang lingkod ng Diyos. Mga kababayan at aking mga kaibigan, ang Islam ay ibinigay hindi upang maging balakid sa isang buhay na tahimik, mapayapa, isang buhay na punong-puno ng pag-asa, na matamo ng tao ang kanyang ikabubuti dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, kundi ito ay isang liwanag na ibinigay ng Allah upang ang kanyang tahakin ay makita niya ang daan na kanyang tinatahak patungkol doon sa paraiso na ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at doon niya tamasain ang buhay na walang hanggan kasama ng mga tao na walang ginawa kundi ang maglingkod, sumunod, tumalima sa kanilang Diyos, sa kanilang Panginoon na tagapaglikha. Meaning, mga kaibigan at mga kababayan, ang Islam ay nagsilbing liwanag. Ito ay isang parang lampara na kung saan sa kanilang tinatahak ay nakikita nila. Hantad na nakikita nila ang mga bagay na sumasagabal sa kanilang dadaanan at iniiwasan nila ito. Ito po ay masasabi nating isang gawain ng isang taong may takot sa kanyang tagapaglikha. Iiwasan niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanya. At maiwasan niya ang dilim ng buhay na kanyang patutunguhan doon sa apoy ng kapahamakan o doon sa tinatawag na impyerno, na kung saan doon ang tinatahak ng mga taong ayaw ng liwanag. At gusto ay yung pansamantalang kaligayahan na natatamasa nila dito sa mundo, ngunit sila'y dinadala sa isang kahindik-hindik na kaparusahan. Mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa akin pong mga kaibigan at mga kababayan, mayroon din sinabi si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa sangkatauhan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayuhan nas, kadya'akum burhanun mirabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina." Sa pinakamalapit na salin sa atin pong wika, mga kababayan at mga kaibigan, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "O sangkatauhan, katiyakan, dumating na sa inyo ang isang patunay mula sa inyong Panginoon.
ang patunay na binabanggit dito na Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapahayagan ay ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At aming ipinahayag, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinahayag para sa atin ang isang hayag na liwanag. Along baga ito po mga kababayan at mga kapatid at kaibigan, ito ang tinutukoy po dito na hayag na liwanag ay ang kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran. Mga kababayan, making mga kaibigan, ang Islam ay siyang tanging masasabi nating tunay na mapaghahawakan natin. Ang panuntunan ng buhay na ito na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gitna ng kadiliman sa sangkatauhan upang bigyang liwanag ang mga tao sa isang katotohanan na dapat tayo ay sumasamba't kumikilala lamang sa ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Dahil sa isang katotohanan na siya po ang lumikha sa atin. Siya ang nagbigay ng lahat ng mga pangangailangan natin. Siya ang nagbigay ng mga tao sa ating paligid na nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Siya ang nangako ng buhay na walang hanggan sa kanyang nilikhang paraiso. So nararapat at makatarungan lamang mga kaibigan at aking mga kapatid at aking mga kababayan, nasambahin nang natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na siyang source ng liwanag, liwanag ng lahat ng aspeto sa ating buhay. Mapaito man ay sa pagsasabatas, kung ito man ay sa ating mga spiritual na aspeto ng ating buhay, kung ito man ay ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa nilalang. Ang Islam na nangangahulugan ng pagsuko, pagtalima, pagpapasakop, pagsamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha ay isang liwanag upang tayo ay hindi na mapunta pa o hindi na bumalik sa mga aral na ating nakaugalian, na wala tayong makitang batayan o basihan na ito ay nagmula sa source ng liwanag na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang mga kapahayagan na ipinadala dito sa ating dito sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga piling lingkod ay liwanag nung kanilang kapanahunan. Ngunit sa makabagong panahon ngayon na ang tao ay nagmalabis, na ang tao ay nakinig sa aral, nagawa lamang at imbento ng kapwa niya rin tao. Ang isang taong gustong manampalataya nang tapat sa kanyang Panginoon ay nabahaginan ng isang maling aral, ng isang kasinungalingan na nagdala sa kanya sa isang hantad na kadiliman sa kanyang buhay. Walang kapayapaan, malayo sa Diyos. Wala siyang nakikitang isang matibay na ebidensya na itong kanyang isinasapamuhay na kabagong aral ay ang may magdadala sa kanya sa kanyang ninanais na buhay na walang hanggan sa piling ng kanyang tagapaglikha. Kundi kung ang tao ay pagpapatuloy niya ang pagsamba sa nilikha lang ng Diyos, kung ang tao ay magpapatuloy sa pagsamba sa mga inanyuang bagay, ay wala siyang makikitang liwanag na magdadala sa kanya sa kanyang Panginoon. At wala, hindi siya kasama doon sa tinatawag na
ihahango ng Allah mula sa kadiliman. Dahil siya mismo ay pinipili niya yung pagsamba sa isang Diyos na ipinangangaral ng mga kamakabagong mga mangangaral. Isang Diyos na walang batayan sa kanyang pagiging Panginoon. Isang Diyos na sila lang ang gumawa upang magkaroon o mabinipisyuhan sila doon sa kanilang maling gawain na yun. Ngayon, ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang huling kapayagan sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan upang ibalik ang tao sa tamang pagsamba, tamang pagkilala sa Diyos, tamang katuruan na pwede nating imaipamana sa ating mga susunod na henerasyon. Ngunit nakakalungkot mga kababayan at mga kapatid, sa hantad na katotohanan na ito, ang tao ay naging patuloy ang kanyang pagbabaliwala sa liwanag na daladala o ipinahayag kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dahil unang-una ang kanilang sinasabi ay ito ay hantad na imahinasyon lang ng mga taong sumusunod o gumikilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang Islam ay hindi nagdadala ng liwanag sa sangkatauhan, maaring wala kayong makikita o mababalitaan na ang mga Muslim ay dumadami ng dahil sa pagyakap sa liwanag na ito. Mula sa kanilang nakaugaliang paniniwala ay lumilipat sila sa Islam upang tamasain nila ang pangako ng Allah na buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kung mananaig sa atin ang ating katigasan ng kalooban at hahayaan nating lumipas sa atin ang mga kapahayagan na ito, ang mga mensahe ng pagtawag ng mga Muslim sa kanilang mga kapatid na hindi Muslim upang tanggapin ang Islam, makikita natin mga kababayan, hindi dadami ang mga Muslim. Lalong-lalo na yung mga tinatawag na nagbabalik loob o nagbabalik Islam, dahil sila ay nakapag-isip-isip. Sila ay tinanggap nila yung katotohanan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala ang Islam na natili ang tao hanggang sa henerasyon natin ngayon na sumasamba sa mga bato, sa mga bagay na inanyuan, sa mga Diyos-Diyosan, at sa Diyos na ipinakikilala ng mga makabagong katuruan, na kung saan ito ay inihiwalay ang tao doon sa mga katuruan ng mga naunang lingkod ng Diyos, na kung saan ito ay masasabi nating kapuot-puot sa Diyos. Sa paglakad ng panahon, mga kababayan at aking mga kaibigan, marami tayong mga nabasa at nabalitaan noong unang panahon na ang Diyos ay nagpaparusa sa mga bayan, sa mga tao, sa mga nilikha na gumagawa ng mga kapuot-puot na gawain at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Walang pinagkaiba ang mga nangyari nung unang panahon, mga kababayan at mga kapatid, mga kaibigan, sa mangyayari sa panahon natin kung wala ang Islam. Dahil magpapatuloy ang mga ganong klase ng mga gawain, pagsamba sa mga bato at mga inanyuang bagay, sa mga Diyos-Diyosan, at alam natin na ito ay kapuot-puot sa Diyos. Kapag ang isang bagay na alam nating maganda at ito ay makakatulong sa atin, makikinabang tayo, luhikal na
Pangunawa, mga kababayan at aking mga kaibigan, tinatanggap natin ito dahil nandun yung benepisyo o literal na makukuha natin o literal na matatanggap natin. Pero dapat isipin natin, mga kababayan at mga kapatid, ito ay dito lang sa mundo. Paano yung susunod nating buhay? Ang liwanag na dala-dala ng Islam ay hindi lamang liwanag dito sa mundong ibabaw, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ang liwanag na dala-dala ng Islam ay hindi lamang para mabinipisyohan ka dito sa mundo, kundi sa araw na ikaw ay lilitisin, tayong lahat ay susulitin ng ating Diyos, ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Alin ang pipiliin mo, aking kapatid? Alin ang pipiliin mo, aking kababayan at aking kaibigan? Isang liwanag na may hantad na panuntunan. Isang liwanag na inaabot sa iyo ng libre ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa pamamagitan ng katuruan na ibinigay niya sa kanyang huling sugod na si Propeta Muhammad, sa makanya nawa ang kapayapaan. Tatanggihan ba natin ang paanyaya ng liwanag na ito? Tatanggihan po ba natin asang isang hantad na katotohanan na tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang makapagbibigay sa atin ng liwanag na siyang magdadala sa atin sa paraiso? Mga kababayan, mga kapatid, maaring masabi natin sa ating sarili kung katotohanan na ang aral ng Islam ay siyang liwanag na magbibigay sa atin ng napakasarap na buhay na tatamasain sa kabilang buhay. Bakit may mga nakikita tayo na iba pang mga ngaral na nagtuturo naman ng kabaliktarang aral ng Islam? Dito natin masusubukan, mga kababayan at mga kapatid, mga kaibigan, yung ating pananampalataya, yung ating likas na pangunawa, yung ating katalinuhan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang suriin natin, upang alamin natin ang katotohanan. Hindi natin magagawang magpasya kung walang dalawang bagay na pagpapasyahan. Makukuha natin ang tamang pasya sa pamamagitan ng tamang pagsusuri, tamang pag-aaral, pagtatanong sa mga taong tunay na nakakaalam. Huwag po tayong magbase sa mga taong walang ginawa, walang kaalaman sa Islam, maliban sa sirain ito. Pero katotohanan, mga kababayan at mga kaibigan, na sila po ay hindi magtatagumpay. Dahil ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang inaabot ng liwanag na dala ng kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili hanggang sa susunod na mga henerasyon pa natin, hanggang sa kabilang buhay. Maraming pagtatangka na ginawa ang tao mula noon pa upang sirain ang Islam. Ngunit nanatili itong nakatayo. Maraming paninira sa Islam sa paggamit nila ng mga katawagan, paggamit nila ng mga tinatawag nilang maling meaning dito na ikinakabit sa pananampalatayang Islam. Pero ang nakakatuwa, dumadami ng dumadami ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Gugustuhin mo ba na ikaw ay mahuli? Gugustuhin mo ba na ikaw ay lalagpasan na lamang ng isang katotohanan? Ikaw ay lalagpasan ng isang hantad na liwanag na magdadala sa atin sa isang napakagandang buhay sa susunod nating
buhay, itong buhay na walang hanggan. Ang aking pong paanyaya sa inyo, aking mga kapatid, aking mga kababayan, aking mga kaibigan na nanonood po sa gabing ito. Sa aking mga kapatid na mayroon pa sa kanyang pamilya na hindi pa nalalaman ang aral ng Islam, naisin ninyo sa inyong mga puso, aking mga kapatid, na sila din ay makita ang katotohanan na inyong nakita noong kayo'y yumakap sa pananampalatayang Islam. Sa akin pong mga kababayan na inabot po ng aking maikling pagtalakay ngayong gabi, sa aking maikling minsay sa gabing ito, huwag niyong hahayaan, aking mga kababayan at aking mga kaibigan, na lumagpas sa inyo ang isang napaka gandang mensahe na ito. Ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, at tamasain natin ang liwanag ng buhay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa aking mga kaibigan at aking mga kababayan na hindi pa Muslim. Isama ninyo ang Islam sa inyong susuriin. Dahil katotohanan, habang sinusuri ninyo ang Islam, habang kayo ay nag-iintensyon ng maintindihan ng Islam, ibinibigay sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang liwanag upang tumahak din kayo sa landas ng katotohanan. Katotohanan ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tunay na mga ginabayan. Mga kababayan at mga kapatid, sa mga gustong magtanong kung ano nga ba ang Islam, sino nga ba ang Muslim, ano ang dahilan ng aking pagkakalikha dito sa mundo, kayo po ay malaya, kayo po ay malugod naming inaanyayahan na magtanong sa ibaba po ng akin pong live broadcast ngayong gabi. Maari kayong sa pamamagitan ng inyong mga komento ay maari po kayong magtanong. Alamin ninyo ang Islam, aking mga kababayan at aking mga kaibigan. Ito po ay libre. Isa po ito sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na ang pag-anyaya sa isang katotohanan, pag-anyaya sa isang liwanag na ibinigay niya ng libre sa atin, ay ipinamamahagi din po namin ng libre. Wala po itong kabayaran. Wala po kaming benepisyo doon sa mga bagay na kung ginawa ninyo, hindi po kami magkakaroon ng anumang salapi kapalit ng aming pong pagpapahayag. Ako po, 10 ng aking mga kasamahan ay nagbibigay po sa inyo ng isa pong libreng paanyaya. Tanggapin po natin ang Islam bilang liwanag ng ating buhay, at huwag nating hahayaan na sa pagsikat ng araw bukas ay andun pa rin tayo sa kadiliman na dala ng mga makabagong katuruan. Mga katuruan nagdadala sa atin sa pagkasuklam at pagkapuot ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Isipin na lang natin, mga kababayan at mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo ay aabutan ng ating pagwawakas dito sa mundo na malayo doon sa liwanag na ipinahayag sa atin ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ano ang mangyayari sa ating buhay? Tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay papasok pa rin sa kanyang paraiso na ipinangako sa atin at magkaroon ng buhay na walang hanggan
sa kabila ng pagtiis natin, sa kabila ng pag-iwas natin sa kanyang mga paanyaya sa atin. Huwag natin nahayaan, aking mga kaibigan at aking mga kababayan, na mamamana pa rin ang ating mga susunod na henerasyon sa pamamagitan natin ang dalang aral ng makabagong henerasyon na ito, na idinadirect ang tao sa pagsamba sa nilikha lang ng Diyos. Pagkilala sa isang Diyos na hindi naman nagpapakilalang Diyos o walang katangian upang siya ay sambahin. Sa akin pong mga nakalipas na tinalakay po dito po sa live broadcast dito sa FB, natalakay po natin doon, mga kababayan at mga kapatid, ang patungkol doon sa mga aral na daladala o na i-feed sa atin, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ng makabagong aral. Hindi po nangangahulugan na marami o milyon-milyon ang membro ay nasa kanila na ang katotohanan at ang liwanag. Hindi ibig sabihin na magandang lalaki ang kanilang pastor o mga ngaral ay nasa kanila lang yung katotohanan at liwanag. Ang katotohanan at liwanag ay matatamo lamang natin kapag ito po sarili natin ay binago natin yung intensyon natin, binago natin yung sarili natin, at itinakwil natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pinili natin na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kababayan at mga kapatid, una po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ko ay nagpapasalamat dahil niloob niya na magkaroon po ng isang ganitong klase ng gawain, na pareho po tayo, kayo na mga nanonood at ako na nagsasalita dito, ay hindi natin ginusto. Ngunit ito ay kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang maiparating sa inyo ang mensahe ng katotohanan na ito, na ang Islam ay ibinigay niyang liwanag sa sangkatauhan. Hanggang sa muli, mga kaibigan at aking mga kababayan, tanggapin po natin ang Islam bilang liwanag ng ating buhay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Magandang gabi po sa inyo. Wa akhiru da'wana inalhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.